Mga guys, L300. Antayin natin ang makalas yung gulong. Tanggal lahat ng terat N. Magpapaliwanag tayo dyan. Okay, kita-kita na mamaya. Guys, under chassis L300. Alam nyo mga guys, matagal na natin ano to na dina-download yung mga ganitong trabaho, pero meron pa tayong hindi na i-explain dito sa aking sa channel natin, sa Jesus Automotive, na kailangan daanan natin ngayon. Ayan, dito na naman tayo eh. Ngayon po mga guys, hindi ko na po pinakita kung bakit natin pinalitan yan. Hindi katulad yung natural po kasi yung gulong, inalog-alog. Itong problema. Ngayon po, nakalas na po ito mga yan. Bago na mga yan. Ngayon, tignan na natin yung mga kalas. Ayan. Ang gawin natin dito, mag-maritest tayo. Pero ito po, para sa mga baguhan, yung mga gustong matuto mag-mechanic, mag-DIY, ito po ang mga sintomas nito. Ahay, sintomas ano yan, sakit. Ito po yun. Ito yung mga pyesa. Ang tawag po dito, idler arm, damper support, tie rod end, drag link, at saka center post, at saka bell crank. At ulitin natin ha, ang tawag po dito, idler arm. Ang tawag dito, kasi wala yan eh, center post, bell crank. Ang tawag dito, rubber damper, tie rod and outer, tie rod and inner, at saka strut bar bushing. Yan, ngayon pupunta tayo rito. Hihiga tayo rito at mag-explain tayo rito kung bakit natin pinalitan yung rubber damper na yan. Dala, pupwesto tayo. Oh mga guys, andito natin sa ilalim. Yan yung mga pyesa na binabanggit natin, na tie rod and bell crank, center post, at saka under arm, at saka ito yung ano, ito yung hindi ko nababanggit, ngayon ko palang babanggitin to. Kung may napanood na po kayo sa mga ibang vlog, bigyan nyo pansin po ito. Ang tawag po dito, rubber damper. Alam nyo po, ang laki po ng ano po nito, trabaho niya sana, suspension parts. Kasi kung hindi nyo bigyan pansin to, madaling masisira yung ano. Isa-isayin natin. Yan, dito na naman tayo eh. Yan. Pansinin nyo po itong steering ano, rubber damper. Yan. Itong rubber damper po, ito, ang trabaho po nito, siya po yung ano, yung hangganan. Hangganan na naman tayo. Siya po yung ano, yung kung nag-load po kayo na lubak, tatama dito. Ito po yung rubber muna ang tatama rito bago mapwersa yung mga suspension arm, ball joint, at saka shock absorber. Alam nyo mga guys, ito kasi hindi natin pinalitan yung ano niya, yung shocks niya, dahil maganda pa yung laro. Kung pinabayaan nyo yung para dito, ang magsasaber dito po, shock absorber. Masisira po yung shock absorber po, magkakaroon ng takas, kasi ito pong ano, itong rubber damper, hindi niya po maibigay yung tamang trabaho niya rito. Si shock absorber, mangyayari po sa kanya, may stress siya, lahat po ng bigat ng katawan dadalhin niya, na dapat kasama ito, itong rubber damper na to. Ito po kasi kung magbaba po niyan, tatama dito, alumbawa na lubak, lumagutok, may hangganan, kasi rubber yan, support pa rin po niyan, para po malalayan si shock absorber. Ang trabaho kasi ni shock absorber mga guys, kaya nga shock absorber, siya po yung mag-absorb ng bigat kung nalubak, kokontrol yung bounce niya, tas baba. Ito naman po, kung nakaloaded po niyan, kung nakababa itong gulong, hanggang dito lang po niyan,
dito. Ngayon, bagong malubak, dadami dito, hindi ma-stress si, ano, si Shucks, hindi masisira. O, yun lang po. Tapos, kaya nga po, pinalitan natin dito, sabi yung driver, nagkakano po siya na nagsasariling daan. Ay, sariling daan. Oh. Kung pansin nyo po, yung drag link po, bago, yung center post po, bago, yung bell crank, bago, tie rod and outer inner, bago, hanggang dito. Tapos puntaan natin yung, ano niya, yung brake pad, kung gaano kanipis. Oh, pansinan nyo kasi, yung brake pad niya po, bago na. Pero tignan nyo naman, kung gaano kanipis. Oh. Pero hindi dumambian, oh. Parang papel, oh. Alam niyo ba kung sino driver nito? Yun, si Sir. Professional driver. Alam niyo po yung ano? Alam niyo yung eksaktong ang tawag dito sa kanya ano eh. Alam niya yung ano, yung mga kailangan palitan kaya sabi niya. Sir, sabay mo na yung ano, yung preno, nararamdaman ko na. Lubog na yung preno ko. Hindi gaano no, hilaw na. I-check mo sabi niya. Oh. Tignan niyo natin yung sa kanya oh. Ang galing tumantya. Yung nipis niya po, taga-book na lang, oh. Pasinin niyo po. Hindi naman lang, ano, yun, oh. Parang, kung sa makabal-kabal, ganito po yan, oh. Pero nangyari sa kanya, taga-book na lang natira, oh, pantay. Oh, diba? Oh, wala man lang kasugat-sugat, oh. Sa driver nito, bawa ako sa kanya, magaling tumantya. Kaya, lahat dapat na driver para katulad niya. Alam niya yung, ano, yung katulad ng mga to. Ito yung tinatawag ko nun eh, sulit sa bayan. Oh. Yung strut bar bushing durog, tie rod and lawlaw. Lawlaw. Mm. Oh, di ba? Lawlaw din. Oh. Ganito rin ito. Alam nyo mga guys, kaya po nakaganyan yan. Ito kasi bagong bili niya. Kaya sabi niya, Kuya Jess, i-condition mo, bagong bili ko ito. Hindi ko alam kung ano, kung ano ang history. Kaya i-check mo lahat. Ah, ito nakita natin. Kaya tama yung ginawa niya. Bagong bili, lahat check up, lahat sira. Sinabay na rin natin to. Ito, binibiro na lang natin to. Ang galing nga eh. Ano, ibig sabihin po, yung piston niya po, yung piston, hindi po stuck up. Yung ano niya po, pantay. Hindi man lang ano, pantay na pantay yung kinain niya, oh. Oh. Bala, takabok na lang natitira. Ay, ang bira lang tayo nito, eh. L300, under chassis, replace, tie rod and bolt, idler arm, fitment arm, ano, sorry. Bell crank center po saka drag link. Kaya hanggang dito na lang tayo. L300 FB under chassis only. Aha. Kaya dito na lang tayo. Don't forget to subscribe. Under chassis. Okay. Don't forget to subscribe. Like and share po. Maraming salamat.